Kung nayata kayo, no? Kunti pa yung agahan? Nabitin? Hindi naman. So, maganda umaga sa inyong lahat. At tayo ay masaya, ano? Sino sa inyo ang enamored? Sino sa inyo yung sobrang in love na in love, ano? Sa ating Panginoon? Yun yung ibig sabihin ng enamored, di ba? Kasi ang amor daw, yung amor dun sa enamored ay love ang ibig sabihin nun. Ngayon, pag dinagdagan mo ng N, ay in love na in love. Parang yung ibig sabihin ng enamored. So, bilang mga kabataan, at na narinig natin kanina sa message ni Pastor Brian, na meron tayong isang vision bilang mga Seminarianities, kahit na tayo ay mga kabataan pala. Tama ba? Tayo ay tinawagan ng Panginoon na maging kanyang mga tagasunod na nakatanggap tayo ng kanyang dakilang pag-ibig. At tayo ngayon ay talaga namang dahil sa kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin. At ito'y damang-daman natin sa ating mga puso. Tayo din naman ay magbibigay ng pag-ibig na ito sa ibang tao. Tama ba? Ngayon, ang tanong. Posible kaya na bilang mga kabataan na gusto natin magkaroon ng pag-ibig na yun ng ating Panginoon, meron kayong nakakapigil dun sa pag-ibig na yun? Ano kaya yun? Ano kaya yung nakabigil sa pag-ibig na yun? So pag-aaralan natin yung isa sa mga posible na pumigil sa pag-ibig ng Panginoon na makapasok sa ating mga puso. Ngayon, itong message na ito, sinare ko siya doon sa PYC, yung kinikwento nilang isang PYC. Nangyari noong October 29 hanggang November 1. So ngayon, ako ay, actually hindi ako talaga kasama sa speakers. Biglaan lang, kaya tingnan niyo yung suot ko nito. Wala akong daladalang polo shirt, wala. Kasi cameraman lang talaga ako. Pero dahil nandito na rin daw ako, gusto rin nila daw na malaman ninyo yung tungkol dito sa movies and games. So, bakit kayo nandito? Kasi ang tawag ko kanina, yung mga mahilig manood ng movies at mahilig maglaro ng games ay pupunta dito. So, kayo ba yun? Anong hilig nyo? Movies? Games. So, talagang ano, siguro hanggang dulo, mapunta mamaya ako, nandito kayo. Pag-isipan nyo muna mabuti. Meron tayong tatlong topics. Ang first topic natin ay movies. So yun yung ngayong oras na to. After nito, mamaya yung kasunod ay games. So hati siya. Tapos yung pangatlo, mamayang hapon, it's more on ano, application. Titingin tayo ng mga ilang mga movies. Titingnan natin sila. Tapos kayo magsasabi sa akin kung ano bang dapat gawin dito sa movies na to? Anong dapat gawin sa mga games na to? Kung dapat ba silang panoorin? Dapat ba silang gawin? Bilang mga Kristiyano na in love kay Jesus Christ. So yun yung ating pag-usapan mamaya. So bago natin ipagpatuloy ito, tayo muna yung po sa isang panahon. Dakilang Diyos, umaga pong ito, Panginoon, kami po inyo pong samahan sa aming pong pag-aaral, na inyo pong banal na salita at nawa po Panginoon ang banal na Espiritu ang magpaunawa sa amin ng mga bagay na dapat sa namin maunawaan sa umagang ito. Tungkol po Panginoon sa movies and games na aming pong pag-aaralan. Salamat po Panginoon sa inyo pong paggabay sa amin sa pangalan ni Jesus. Okay, ang title natin, hindi yan yung title, ito yung title ng series. Ang title natin para sa umagang ito ay Captive Baited. Captive Baited, the High Priests of a New Religion. So, tayo bilang mga Kristiyano, meron tayong tinatawag nating High Priests. High Priest bilang mga Seventh-day Adventist. Alam natin yung doctrine natin about sanctuary. Meron doong High Priest, di ba? Merong High Priest. Pero, sa mundong ito, outside religion, meron din ba tayong mga High Priest? Tinignan natin yun ngayong umaga. Ngayon, tayo ay nasa isang gera. Nararamdaman ko ba yung gera? Ano bang meron sa isang gera? Patayan, ano? May mga possible, may mga baril dyan, may mga pagsabog, may mga bomba. Pero bilang mga Kristiyano na nasa isang gera, nararamdaman ba natin yung gera? Palagay nyo, habang nakaupo kayo dyan ngayon, ganda naman po nyo, no? Parang relax lang tayo. Sarap. Medyo may konting electric fan, hindi kayo masyadong nainitan. Ramdam ba natin yung gera?
nasa gera. Parang ano bang meron pag gera? Anong iniisip ng mga tao kapag ka sila ay nasa gera? Takot, di ba? Tatakot ba kayo ngayon? Hindi, di ba? Hindi tayo natatakot. At para bang hindi natin, parang nasa gera tayo pero parang hindi. Parang relax lang, ano? So, meron ba talagang gera tayo na kinabibilangan sa ngayon? Tingnan natin. Samahan niyo ako sa pagbuklat ng ating Bible. Gusto natin sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5. 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Kung sinong nakakita, ay pwedeng pakibasa. Simula tayo sa verse 3. We live in this world, but we don't act like this, like its people. First thing, first. Or fight our battles with the weapons of this world. Instead, we use God's power that can destroy fortresses. We destroy arguments and every bit of pride that keeps anyone from knowing God. Ayan. Ang sabi dito sa talatang ito, tayo doon ay nasa isang pakikipaglaban. Tayo ay nasa isang war. Pero yung gera daw natin na ating pinaglalabanan, hindi katulad ng gera na nakikita nyo dyan, na may mga baril, may mga tangke, may mga bomba, may mga pagsabog. Ang ating daw gerang pinaglalabanan ay hindi tulad nito, kundi isang gera na hindi katulad na naayon sa laman ang mga gamit na ating ginagamit tulad ng mga baril, kundi isang gera na ang ginagamit natin ay may kinalaman sa salita ng Diyos. Ano? At sa palagay nyo, nasaan kaya ang gera? Nasaan ang gera? World. Nasa world? Alam niyo kung nasaan? Nasa isip. Nasa ating mga isipan ang gera. Ang great controversy na ating pinabibilangan, ang gerang ito, ang pinaka matinding labanan na nangyayari ay nasa ating isipan. Sa pagitan ng ating Panginoon at sa pagitan ng kanyang kalaban, ang kaaway si Satanas. Ngayon, ang gera ay kung pipiliin mo ba ang Panginoon o pipiliin mo ang kaaway ng ating Panginoon, ang si Satanas. So, tayo bilang mga tao ay meron ngayong pagpili. Sino ang pipiliin natin? Pipiliin ba natin ang Panginoon o pipiliin ba natin ang kaaway? So, ngayon nasa PYC Beacon tayo. Alam ko lahat ng sagot nyo, iisa lang ang pipiliin. Tama ba? Sino ang pipiliin natin? Siyempre si Jesus Christ. At sa kahapon na pag-aralan natin, siguro matin sa inyo yung basa prayer, kung sa pananalangin yung ating relasyon sa Panginoon, pag-usap sa Kanya palagi. Yung iba sa inyo, matin ng Bible studies, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, napaka-importante. Yung iba sa inyo, matin ng devotional life kay Brother Joseph, na kung saan yung ating relasyon talaga sa Panginoon ay lalong mapalapit sa Kanya, lagi nating pag-isipan ang mga bagay-bagay tungkol sa Panginoon. Pero sa araw na ito at kayo tayo ay nandito, possible kaya na doon sa mga bagay na pinag-aralan natin kahapon ay merong pumipigil na piliin talaga natin ang Panginoon. So, bago natin pagpatuloy yan, gusto ko sa inyong magpakita ng isang picture ng ating brain. Ano? Ito yung picture, drawing ng isang brain, utak ng tao. Lahat naman tayo merong utak, ano? Bagaman hindi pa natin nakita, ay sigurado naman tayo na meron tayong lahat. At makikita nyo dito, itong kulay dilaw dito sa part na ito, yan yung tinatawag na frontal lobe. Yan yung frontal lobe. Ito yung part ng brain natin na kung saan nandito yung tinatawag nating judgment. Diyan natin tinitignan kung tama ba o mali yung isang bagay. Dito nagde-decide, ano? Decision making, yun nga, reason kung kung tama kayang gawin ng isang bagay, yung konsensya natin, yung morality, tama at mali, yung will at yung spirituality. Nandiyan dyan lahat yan. So, when it comes to mga bagay na ito, ito yung nangyayari dito sa part ng brain natin na ito. Ngayon, yung second part ng brain na gusto kong ipakita sa inyo, yung tinatawag nating limbic system. Ano? So, ito yun, yung kulay green dito sa part na to. At itong limbic system na ito, kapag siya ay gumagana, ito ang nangyayari sa atin. Sa atin. Kapag kayo'y natatakot, ang gumagana dyan yung limbic system. Yung fear, yung stress, yung lust, yung impulses natin, yung worry, kapag kayo'y nag-aalala,
Kapag ka anxiety, yung mayroon kayo anxiety, kapag ka parang naguguluhan kayo, panggalit, irritable, kapag ka negative yung ating iniisip, aggression, lower nature, at base passions. Sa palagay nyo, ano kayang part ng brain yung dapat gumagana sa atin? Kasi talagang meron yan eh. Di natin maiwasan na minsan nalulungkot tayo, nagagalit. Pero bilang mga Kristiyano, ano kaya yung dapat na mas laging gumagana sa atin? Yung una, yung frontal lobe or yung limbic system? Nararamdaman nyo bang gumagana ito sa iba? Yung limbic system. Siyempre, di ba, nalulungkot tayo, nagagalit. Ano pa ba? Natatakot. Ngayon, titignan nyo, may papakita ko sa inyo. Ito ay, meron akong apat na brain dito. Yung una ay brain ng rabbit. Medyo maliit, ano? Una ay brain ng rabbit. Yung brain ng rabbit, nakikita niyo yung kulay itim? Nakikita niyo ba yung kulay puti? Hindi. Halos di niyo na makita yung kulay puti, di ba? Nakikita niyo lang halos yung kulay itim. Yung kulay itim dyan, sa lahat ng yan, limbic system na. Ibig sabihin, yung brain ng rabbit ay halos buong-buo limbic system lahat. Anong ibig sabihin nun? Ang gumagana lang lagi sa kanya yung kanyang mga emosyon, mga takot, mga anger, mga worry, yun lang laging gumagana sa kanya. At kung hindi siya masyado nag-iisip, ano to, di ba? Isa siyang hayop. Pangalawa, yung cat, yung pusa. Nakikita niyo yung kulay itim at yung kulay puti, medyo kita niyo na rin. Di ba? Nakikita niyo yung kulay white. Nakikita niyo ba? Nakikita, di ba? Ayan. So, ibig sabihin kalahati. No? Kalahati ng brain nung pusa ay limbic system at kalahati din halos yung kanyang frontal lobe or yung part ng brain na nag-iisip. So, dito naman sa monkey, ganun din. At kung titignan niyo sa utak ng tao, comparing dun sa tatlong nasa taas na utak ng hayop, maliit lang yung limbic system at halos malaki yung part ng brain na nag-iisip. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, tayong mga tao ay may malaking pagkakaiba sa mga hayop. At malaking part ng brain natin, 1/3 ng brain natin, yung frontal lobe ng part ng brain na nag-iisip. Ibig sabihin, tayong mga tao, ang espesyal na ginawa ng Panginoon na talagang merong kakayahang magdesisyon, gumawa ng tama at gamitin yung ating mga isip. Papansin niyo ba yung mga aso? Pinag-iisipan ba talaga nilang mabuti yung ginagawa nila? Palagay ninyo? Hindi, di ba? Yung mga pusa kaya? Hindi rin. Nakita na ba kayo ng pusa? Parang hindi sumasabi. So, makikita natin na ito yung isang bagay na ating mapapansin. So, bilang mga Kristiyano, tayo lahat ay tinatawagin ng Panginoon na gamitin ng mabuti yung ating mga isip. So tatandaan natin ito mamaya. Mamaya ang tanong natin sasagutin, anong mangyayari kapag yung utak ng tao ay nasira yung kanyang frontal lobe? Ano sa palagay niya mangyayari? Pabalikan natin. Ang mangyayari sa kanya, hindi na siya magkakaroon ng tamang decision making. Yun ang mangyayari. So, tutuloy natin. Dito naman tayo, meron tayong apat na brainwave patterns. Dalawa lang yung nilagay ko. Ito mga brainwave patterns na ito yung mga, sa utak sa natin may kuryente yan. So, dumadayo yung kuryente doon at ito yung mga waves na lumalabas doon sa, na meron sa ating utak. Ngayon, first na brainwave natin pag-aaralan, yung beta waves. Kailan nangyayari yung beta waves? Ito, merong apat, beta, delta, gamma tsaka theta tsaka delta. Yung theta tsaka delta hindi ko nilagay. Hindi natin kailangan yun. Dito muna tayo sa dalawa. Yung apat na brainwave patterns ito, nangyayari ito buong araw. Ang tanong ngayon, ngayon kaya, habang nakaupo kayo dyan, anong brainwave pattern meron kayo? Siyempre hindi nyo alam. Or alam nyo. Kayo ay nasa beta ngayon. Nakikinig kayo sa akin, di ba? Kapag kayo ay nag-iisip ng mabuti, at merong nagsasalita sa harap, tapos pinapakinggan yung mabuti yung sinasabi niya. Sinasabi ko dito, ano kayong sinasabi nitong lalaki kung nasa harap nakatayo? Tama kaya to? Ano ba to? Kalukuhan ba itong sinasabi niya? Iniisip nyo. Ang tawag doon, ang brainwave pattern na meron kayo ngayon ay beta wave. Yan ay, these are typical of a normal state of waking consciousness. Pagka gising kayo, nag-iisip kayo ng malinaw, nasa beta wave kayo. Ngayon, ano naman yung alpha wave?
Ang alpha brainwave pattern naman, sabi dito, this occur when we daydream and are often associated with a light state of meditation. Ito yung estado ng ating utak kapag kayo ay parang naka-relax. Tapos kapag nakaupo kayo ngayon dyan, tapos parang medyo inanto kayo. Yung alpha brainwave pattern yun. So, yung sinasabi ko ngayon dito, hindi nyo masyado na-relate kasi inaanto kayo. Kapag medyo napakarami yung kain nyo kanina, busog, sarap matulog, alpha brainwave pattern yun. So, yan yung dalawang brainwave pattern na to. Nanormal na nangyari sa atin sa buong araw. Ngayon, ang tanong ngayon sa atin, ano ang epekto ng panonood ng television? Ngayon, hindi natin tutukuyin yung lahat ng palabas TV. Kasi maraming palabas TV, di ba? Hindi lahat. Ang tutukuyin natin, yung mga palabas TV na more on ano, yung mga movies, mga theatrical style ng television. So, we have ano, what are the short-term effects o panandaliang epekto ng panonood ng theatrical, no? Entertainment, theatrical, television. So, unang-una daw na mangyayari dyan, sabi dito, the frontal lobe almost completely shuts down within minutes into the viewing of entertainment television. Anong sabi? Yun daw ating frontal lobe, yung nakita nyo kanina yung for judgment, for decision-making reason, ay ano daw nangyayari? Nagsha-shutdown. Ano ibig sabihin ng shutdown? Hindi gumagana. Ilang minuto daw? Hindi sinabi kong ilan. Pero ilang napaka-iksing panahon lamang nang nanonood daw tayo ng mga television na yun, ng mga palabas na ito, ay nagsha-shutdown yung ating decision making. At alam niyo kung anong nangyayari? Mula dun sa beta wave, ano nga meron sa beta wave? Kapag kayo yung brainwave pattern natin? Nag-iisip tayo, lumilipat yun sa alpha brainwave pattern. Na para kang, ang sabi nga nila doon ay, kapag ka nanonood ka doon ng TV, para ka lang nakatingin na nakaganon ka lang. Mapapansin niyo yun. Kasi napansin ko yun ng isang gabi na doon kami kila Brother Alvin. May mga nanonood ng TV. First time ko lang na tinignan yung mga nanonood ng TV. Kasi dati ako lang nanonood ng TV. Nanonood ako. May hindi ako manood ng TV. Pinalaki nga ako ng TV kasi yung parents ko, busy sila. So, walang mag-aalaga sa akin. So, ang ginawa ng, ano, ng mga magulang ko, para hindi ako maglilikot kung saan ako pupunta, doon pa lang sa harap ng TV. So, maghapon, nakatingin ako sa TV. Nakatumanga ako gano'n. Subukan yung manood. Kasi ang usually ginagawa natin, nanonood tayo ng TV. Ang panoorin nyo, yung mga nanonood ng TV. Nakatawa. Huwag nga may nanonood. Nakaganon lang lahat. Nakaganon lang. Hindi yun ano, hindi yun kumukurap. Walang kurapan yun. Panood, subukan yung manood ng mga... So, sabi dito, kapag ka daw tayo ay nanonood ng TV, nasi-shutdown. At ang gumagana sa atin mga kabataan ay yung limbic system. Na kung saan na nararamdaman yun, lagi na kayong may nararamdaman pag nanonood, di ba? Nararamdaman yun, nakatakot kayo kapag nakatakot. Pagka nakakaasar yung ano, yung karakter, nagagalit kayo. Parang kasama na kayo dun sa kwento eh, di ba? Nagagalit kayo, yun lang nararamdaman yun, pero hindi daw gumagana yung ating frontal lobe. Hindi nyo na iniisip kung tama o mali yung pinapalabas ko. Basta ang importante na panood. Pangalawa, sabi nito, yun nga, theatrical style television is designed to produce a limbic impulse of some kind, anger, fear, aggression, lust, and sadness. So yun lang talaga yung gagawin na theatrical television. Isa-shutdown niya, hindi niya papaganahin yung frontal lobe niyo at ang gagawin sa inyo, gagalitin kayo, patatakutin kayo, at palulungkutin kayo. Yun lang yung ginagawa. Di ba ganun lang talaga nangyari? So, tuloy tayo. Ang tanong dito, what goes on the brain during a 3D movie? Ito ay isang research ni Michael Rich, isa siyang ano, media lecturer. Sabi niya, your brain dutifully processes those stimuli and thus details. You know? So, ang ginagawa daw ng utak natin, pinaproseso yung mga nangyayari sa TV. Di ba ang bilis ng mga pangyayari? Sabi niya, in fact, your prefrontal cortex, which is involved in impulse control, future thinking, and moral choices, is basically inactivated in this process. That's part of why you get lost in the movie. So, ang sabi nito ng researcher na to, ay, yung nangyari daw, yung prefrontal cortex, nasa frontal lobe yun. So, ang sabi niya, yung future thinking, yung impulse control, yung moral choices, ano sabi, inactivated. Hindi gumagana kapag tayo ay
meron load ng TV. So, ang long-term effects nito mga kabataan ay unang-una, dahil anong nangyari kapag pagka tayo nanonood ng TV, na-activate yung limbic system ang gumagana. So, anong nangyari? Lalakas yun. So, ang lumalakas sa atin yung limbic system, anong meron sa limbic system? Anong naramdaman natin? Fear. Fear, anger, sadness, yung mga pakiramdam, feelings, lahat. Ang mangyari daw, lalakas yun. So, naging lalo kayong matatakotin, lagi kayong matampuhin, lalo kayong magagalitin. Palakas ng palakas yun habang tayo ay nanonood. At ang mangyari yung pangalawa, weaker frontal lobe. Hindi na tayo masyado nag-iisip. Kaya mapapansin nyo, pag nasa school kayo, ano napapansin nyo lagi? Pag nagbabasa kayo ng ano, leksyon. Nagbabasa kayo ng Bible, bakit ang hirap maintindihan? Hindi nasanay yung isip natin na mag-isip. At ang alam na lang natin na naggawin o maramdaman ay mga pakiramdam ng takot at ng ano. Ngayon, meron akong survey dito na ano yung mga effects ng panonood ng TV. Una, dito tayo. Sabi dito, it is a major cause of depression. Watching television. Panonood ng TV is a major cause of depression. Pangalawa, decreases academic achievement. So kapag ka mahilig manood ng television ng isang tao o isang bata, ay bumababa yung kanyang performance sa school. Siguro pala kapag sabi ko nga dati, kung siguro hindi ako nanonood ng TV lagi dati, baka matataas pa yung grade ko. Okay. Pag-isipan niyo mauli, sabi niya. Pangalawa, inhibits speech development. No? Ano ibig sabihin nun? Mapapansin yung mga tao, hindi minsan marunong makipag-usap. Kasi kapag ka nanonood ka naman ng TV, nakikipag-usap ka ba? Siyempre, hindi mo naman pwede kausapin yung TV. Di ba? So, yun ang nangyari. Kuna, sunod, decreases reading comprehension. Yun nga, hindi mo na maintindihan yung binabasa mo. Sunod, increases the likelihood of children developing ADHD. Sunod, decreases creativity and imagination. Sabi nila, kapag ka gusto mo daw yung bata, maging creative. Yung mga batang maliliit, maging creative, yung kanilang imagination, ano doon papanood na. Yung mga pambatang mga palabas. Hindi kayo nanonood ng mga bata kayo, yung mga palabas. Yung mga pambatang palabas. Nursery rhymes, mga ganon. Yung mga Dora, the Explorer, mga ganon. Sabi nila, para daw maging creative yung bata, panoorin mo daw yung mga ganon. Pero ayon sa research, nagpapababa siya ng creativity and imagination. Sunod, decreases the abilities to succeed. Increases vision problems, mga problema sa mata. Makes you less likely to exercise. Gusto niyo ba mag-exercise? Sino nag-exercise sa inyo? Wala. Meron tayong isa. So, out of ilang mga members natin dito, meron lang isang nag-exercise. Kasi nga lahat tayo mga mahilig manood ng TV. So, tama yung research. Research kasi ito. Sunod, causes emotional problems including post-traumatic stress disorder. Sunod naman, 1980s households that acquired cable TV increased risk of autism. Nakaka-autistic pala ang patuloy ng TV. Yun pa yun pa. Matagal na yun, 1980 pa. Kaya pala. Sunod, causes emotional problems makes you eat more. Diba? Kapag ganun ng TV, masarap kumain. Sunod, makes you crave sugary foods, causes obesity. Nakakabating. Ano? Sunod, increases children's chances of becoming alcoholics later in life. It makes men feel less in love with their partners. Dito tayo, bakit kaya naging alcoholic yung mga mahilig manood ng TV? Makikita niyo yun mamaya. Tuloy natin. Marami pa ito, pero kulang yung oras natin. Makes women feel less deserving of being loved, lower self-esteem and confidence, increases the desire of cosmetic surgical procedures. Marami ngayon mga liposuction, mga nilalagay sa mukha. Kasi nakikita nila lagi sa TV, magaganda lahat. Tapos titigay sa salamin, ano nakita nyo? Angin. Parang horror movie. Ba't ang gaganda nila tapos pagtigay sa salamin? Parang hindi. Pangit nga, parang pangit. So, gusto nila, papagod nila lahat sa kanila. Itsura. Para ano, yun nga. So, tuloy natin, makes family spend less time together. Although, magkakasama kayo lahat ng pamilya na karoon kayo sa TV, pero hindi mo kayo nag-uusap, nakaganoon na kayo lahat, nakatunga nga. Sabi niya, increases divorce rates, increase negative moods,
increased copycat suicides. Kasi sa TV, marami nagsisuicide at makikita niyo mamaya kung bakit at marami din nagsisuicide. Reduces athletic performance and causes Alzheimer's disease. Di natin ma-discuss lahat, no? Tuloy natin, stresses the body. Nakaka-stress yan. Kasi nga kapag ka, lalong horror movie, action movie, talaga parang buong katawan mo, nararamdaman mo yung buong nangyari dun sa pinapanood mo. Has doubled the murder rate in Western societies. Meron silang research dito na nung nagkaroon doon ng TV dun sa isang bansa, sa Amerika, biglang tumas yung murder rate. Nag-doble. Tapos dun sa sumunod na part sa Canada, nagkaroon din ng TV. Nag-increase din yung murder rate yung mga pagpatay. Ngayon sumunod na bansa, sabi nila, pag nagkaroon ng TV sa Africa, prediction nila in Africa, if they will be having television there, they predicted that after 5 to 10 years, the murder rate will also go up. At yun nga ang nangyari. Nangyari. Stunts the development of children's brains, damages brains of both children and adults. Tingnan nyo ito ah. Cigarette smoking, paninigan nyo, increases your lifespan by 11 minutes each cigarette. So kapag kayo daw ay umiinit ng isang sigarilyo, nakakabawas ng 11 minutes. Tingnan nyo sa TV. Television, sabi niya, decreases lifespan of 22 minutes for each hour of TV watch. So, doble. Mas masama pa lang manood ng TV. Kaysa sa maninigari. Tayo sa research point. Hindi naman natin siya sa maninigari. Tingnan niyo ito, mga kapataan. This is a research in America. Sabi dito, kapag ang isang tao daw, isang kabataan, umabot na ng 18 years old. Sinong 18 years old dito? Sinong 18? Wala pang 18, mga mas mga... 18. Bata pa kayo. So hindi pa kayo umabot ng 18. Sabi dito, sa Amerika, once nang isang bata, ang isang kabataan ay umabot na ng 18 years old, nakapanood na siya ng 200,000 acts of violence. 200,000 acts. Sunod, 18 years old na isang kabataan, nakapanood na yan ng 6,588 beer commercials. Kaya pala, kapag ka, sabi kanina, di ba, yung mahilig daw manood ng TV, mga batang yun, pag tumanda, nagiging alcoholics, mga manginginom. Kasi ang dami na rin nakapanood na beer. 6,588. Sunod, between the ages of 8 and 18, view 13,250 hours of programming containing sexual content, an average of once per 10 minutes, 79,500 scenes of sexual nature. Napapansin niyo ngayon? Ang mga palabas laging merong sex. Mga bata pa kayo, mga bata pa tayo, pero ang dami natin napanood ng sex. Kaya para ang uso ngayon, premarital sex. Mga kabataan, di pa kinakasal, nakikipag-sex. At yan ay malaking influensya galing sa television. Bakit? Makikita natin mamaya. Sabi nito, sabi ni Antonio Dimasio from University of Iowa, media events register faster and faster. And you're not even given time to let them sink in. Sabi niya, no matter how terrifying, images are shown so briefly that we have not time to sense emotionally the horror of a particular event. Ano nangyari? Nakapanood kayo sa TV. Isang lalaki may dalang-dalang kutsilyo. Tapos sinaksak niya isang lalaki. Tapos biglang anong nangyari? Nag-change ng scene. Pag nakita niyo sa totoong buhay, nakita kayo ng sinaksak na lalaki, anong mararamdaman niyo? Nakatakot, di ba? Ang dami niyong mararamdaman, natakatakot kayo, tatakbo kayo, siguro sisigaw kayo, titinig kayo. Pero pag nanood kayo ng TV, nasa na lahat ng reaksyon ngayon? Wala. Hindi kayo makapag-react. Hindi kayo makareact eh. Kasi tapos na. Mamaya, may sinaksak. Mamaya, may sumabog, napakalakas. Hindi ka na rin nakareact. Mamaya may kung ano-ano na nangyari, wala ka ng reaction. Kaya ang mangyari, kapag ka nakita mo sa totoong buhay, na may sinaksa, wala, nakatingin ka na lang. Hindi ka na nagre-react, wala ka ng naramdaman. Kasi sanay na tayong walang maramdaman, nawawala yung ating pakiramdaman. Dahil sa television, sabi natin, sabi niya, the image of an event or person can appear in a flash, but it takes seconds to make an emotional marking, which means that you could potentially become ethically grounded if being in an emotionally neutral world. So wala ka ng pakiramdam.
kasi kailangan mo ng mahabang panahon para magkaroon ng makaramdam ng isang bagay. Sabi niya, they can be told about good and evil, but good and evil might not stick. So kahit na merong magaganda, may mabubuti doon sa movie, hindi yun yung focus nila. Hindi na yan ay tatanong. Ngayon, diretso tayo. Merong isang research or isang scientific study doon sa Italy na gamit ang isang unggoy. Yung unggoy na yan, siya ay isang makakmang tip. Isang makakmang tip, nilagay siya sa isang room. Doon sa isang room na yon, meron doon sa harapan ng unggoy na isang box ng mani. Ang gagawin lang ng unggoy ay kukuha lang siya ng mani at kakainin niya. Yun ang gagawin niya lagi. Nakain siya. Pagka siguro tatakbo-takbo siya doon, tatalon-talon siya, tapos kukuha siya ng mani. Ganun lang. Ngayon doon sa utak ng unggoy, nilagyan ng mga scientist ng mga electrodes, ano? Kinulek nila doon sa computer nila at tinitingnan nila kung anong nangyayari doon sa utak ng unggoy kapag kumakain siya ng mani. So nire-record nila lagi yun, sinusulat nila, may file sila sa computer nila, araw-araw ganun. Isang araw, habang lunch break, syempre pag lunch break, papahinga yung mga scientist, tinanggal nila yung box ng mani doon sa room ng unggoy at sila'y kumain. Pagkakain nila ay yung isang scientist ay merong mani. Diba yung mga hayop pagka kumakain yung tao tapos di mo binibigyan ng anong ginagawa? Titignan. Titignan ka, diba? Titignan ka ng hayop. So ganun yung ginawa ng unggoy. Nakatingin yung unggoy doon sa scientist na kumain ng mani. Nung kinain yung scientist yung mani, nakatingin yung unggoy, nakaganon, nakatulala. May napansin yung isang scientist kasi tumingin siya sa monitor. Sabi niya parang familiar yung resulta nun ah. Nung resulta na yun, sa pagkakataon to na hindi naman kumain yung unggoy. Wala naman siyang ginagawa, ay nakatingin lang. Nung kinumpara nila yung mga resulta nung kanilang research, doon sa pagkakataon hindi kumain yung unggoy, na nakatingin lang yung unggoy, pareho siya dun sa resulta nung kumakain siya ng mani. Ibig sabihin, yung unggoy hindi kumain, pero ang nakalagay sa monitor ay parang kumain din yung unggoy. Same part ng brain ng unggoy yung gumagana nung pinanood niya yung scientist na kumain. Ibig sabihin, mga kabataan, ang tawag kasi nila doon ay mirror neurons. Na kung ano yung tinitingnan natin, kahit hindi natin ginagawa, ini-interpret siya ng brain natin, ginagawa mo yan. Ginagawa mo yan. So what happens is, kapag ka marami tayong napapanood na umiinom ng alak, hindi natin ginagawa, pero sabi ng brain natin, ginagawa mo yan, ginagawa mo yan. Kaya kapag ka nakita ka ng bote, madaling mo nakabakan. Parang masarap inumin ito. Kaya pag nakita ka ng naninigarilyo lagi sa TV, nakita ka ng stick na sigarilyo, parang dali ng manigarilyo. At kapag ka maraming mga bagay. So, tuloy tayo. Actually, mga kabataan, this is a principle na nilagay ng Panginoon sa atin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into that same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Na kung saan sa ang principle dito is by beholding, we become changed. Sa lagi nating pagtingin sa ating Panginoon, nababago tayo doon sa kanyang imahe, doon sa kanyang ugali, doon sa karakter ng Panginoon. The problem is, iba yung tinitingnan natin. Salit na tayo tumingin sa Panginoon, nakatingin tayo sa television, at instead na mabago tayo sa karakter ng Panginoon, ang karakter na nababago sa atin, nagiging ganun tayong katulad sa kung ano yung pinapanood natin. Sabi ni Paul Schrader, isa siyang screenwriter, sabi niya, basahin natin, sabi niya, we are there to thumb our nose at your values. We don't care if you like us. We don't like you. People think that Hollywood has morals and values. It doesn't. Yung mga mahilig tayo manood ng movie, sabi nila, kala niyo ba may moral lesson dito sa pinapanood natin? Pinapanood namin sa inyo? Walang moral lesson dito. Sabi niya. At wala kaming pakialam sa inyo dyan, sabi niya. Sabi naman ni David Putnam, movies are powerful. Good or bad, they tinker around and inside your brain. They steal upon you the darkness of cinema to form or to conform. So ang gustong palang gawin itong mga producers na to, mga gumagawa ng movie ay baguhin
tayo. Baguhin tayo. May papakita ko sa inyo isang video clip. From Hulu. Pinaglalaroan talaga nila yung isip ng mga tao na meron silang gustong ipagawa. Sabi niya nga eh, itan niyo na, sinabi ko na kung ano yung ginagawa namin sa utak niyo, pero nanonood pa rin kayo ng TV. Anong ibig sabihin nun? Hindi talaga gumagana yung isip natin kapag ka nanonood tayo ng TV. So, we have to proceed na. Dami pa nito. 15 minutes na lang daw ako, mga 10 minutes na lang. Sabi nito, dito tayo. Sabi niya, through the channel of mesmerism, Satan comes more directly to the people of this generation and works with that power which is to characterize his efforts near the close of probation. So sa panahon natin ngayon, ang kaaway ng ating Panginoon, si Satanas, ay talagang merong ginagawa at it is to hypnotize us bilang mga Kristiyano. Kapag kasi sinabi natin hypnotism, it is a person controlling another person. Na kapag ka kahit anong ipagawa ng isang taong yun, ay gagawin ng kanyang hypnotize. So, we have studies sa hypnotism dito sa about television. Sabi ng isang psychophysiologist, si Thomas Mulholland, he found that after just 30 seconds of watching television, the brain begins to produce alpha waves. Ano yun? Yung kanina napag-aralan natin. Yung relaxed state natin. At kapag ka ikaw ay nasa alpha wave, mga kabataan, dito yung point of time na kahit anong sabihin, ito yung highly susceptible tayo for suggestion. Ano ibig sabihin nun? Kapag ka nasa alpha wave ka, madali kang kahit anong sabihin ng tao ay may implant na sa'yo. Yun yung ginagawa sa hypnotism. Kapag ka-hypnotize, di ba? Kapag na-hypnotize ka, kahit anong ipagawa sa'yo ng na-hypnotize, gagawin mo. Yun yung state na meron sila yung alpha wave kapag ka sa hypnotism. Sabi niya dito, alpha brain waves are associated with and focused over receptive states of consciousness. A high frequency alpha wave does not normally occur when the eyes are open. So, kapag ka nga nanonood tayo ng TV, nakabukas nga yung mata natin, pero nasa alpha brain wave pattern tayo. At kahit anong sabihin dun sa palabas, hindi siya pinaproseso ng ating utak. Hindi natin siya iniisip kasi anong kailangan natin kapag gano'n. Anong brainwave pattern niya? Dapat nasa beta ka. Ang problema pag nanonood tayo ng TV, nasa alpha tayo. At kahit anong sabihin doon sa TV, hindi natin siya pinaproseso. Kaya
hindi tayo nakakapag-isip ng tao. Sabi nito, in fact, Mulholland's research implies that watching television is neurologically analogous to staring at a blank wall. I should note that the goal of hypnotists is to induce slow brainwave states. Alpha waves are present during the light hypnotic state used by hypnotherapists for suggestion therapy. So tutuloy tayo. Sabi naman itong si Mark J. Ryan, isa siyang hypnotherapist. So nanggagamot siya sa pamamagitan ng hypnosis. Isang na napansin ko sa kanya na sa lectures niya, may natin pwede panorin buong clip. Mapapansin niyo daw sa mga movies, ang daming stories. Ano ba akong chok here? Yan eh, ang chok. Ang ginagawa daw nila, mapapansin niyo sa movies, magkikwento sila. Tapos hindi nila tatapusin. Ganun nangyari ba yun? Tapos maglalagay sila ng sunod ng kwento ba? Hindi na naman nila tatapusin. Ang dami ng kwento, hindi natapos, putol-putol lahat ng kwento. Hanggang mapunta sila dun sa pinaka-core, pinaka-story, yun yung tatapusin nila, at mamaya babalikan nila yung hindi natapos na story. Tapos yung hindi natapos na story, tatapusin naman nila dito. At tatapusin din nila yun. Yun yung usually nangyari sa lahat ng movies. At ang sabi ni Mark J. Ryan, yun ang ginagamit natin, namin, pang-hypnotize. Sabi niya, yan ay makikita natin sa lahat ng mga movies. So, napaka-powerful ng movies sa ating mga kabataan at dapat tayong maging maingat. Sabi naman ni Ben Carson, isa siyang neurosurgeon. Isa siyang neurosurgeon. Sabi niya, 95% of visuals are picked up by the subconscious mind. Sabi niya, kapag ka ikaw na inilagay sa isang church, ang daming tao sa church, di ba? Nakaharap sila lahat sa pulpito. Kapag ka daw ikaw ay nilagay niya ng piring, tapos tinanggal niya lang saglit yung piring mo, tapos nakita mo, saglit lang, tapos binalik yung piring mo, actually, recorded sa brain mo lahat ng mukha ng mga tao na doon sa church. Pati yung kulay ng damit, lahat ng nakarecord sa brain mo, hindi mo alam naalala. Recording lahat yun nasa subconscious mind mo. Ngayon, sabi niya, but perhaps the most important of all the modern agents of propaganda is the cinema, leading to almost worldwide uniformity. Kaya napaka-powerful ng movies, sapagkat kapag ka mayroong pinalabas sa isang bagay, na isang palabas, hindi lang yan sa isang lugar na papanood. Yan ay sa buong mundo. At yan ay recorded lahat sa brain natin, sa utak natin, bagaman di natin maalala lahat. At ito ay nagkukos ng worldwide uniformity. Parang ganito. Yan. Worldwide ba yan? Worldwide na yan. Naging worldwide na yan. Although, alam natin sa Pilipinas lang, pero sumikat yan sa buong mundo lang. At kapag kumaway ka lang ng gano'n, kahit di ko sinabi yung title, alam mo na. Diba? Pabebe yan. Alam mo na agad. So, worldwide uniformity. Tutuloy tayo sa ibang mga bagay. Wala niya yun. Ano pang isang bagay na meron sa movies? Hindi natin kaya discuss na. Actually, 5 minutes na lang daw ako eh. Sabi niya eh. 5 minutes. To be continued. Mamaya. Next session. Next session. Tutuloy natin. So far, meron ba kayong mga tanong tungkol sa movies? May gusto ko yung tanong, i-clarify sa ating mga napag-usapan so far. So, end na ba ako? Question? Ano po yung mga pwede at hindi pwede? Pwede at hindi pwede yung movie. Mamaya natin na pag-aaral. Actually, hindi ko i-discuss kung ano yung pwede at hindi. After ng sessions natin, kayo ang masasabi kung pwede o hindi. Yung third session natin, magpapakita ko ng mga pictures dito, mga palabas. Kayo ang magsasabi kung pwede o hindi. May questions pa? So, kung wala na, mag-break muna tayo. Joseph. Okay. We're talking about TV, right? Yeah. How about TV? Oh, TV. That's a great question. Actually, television is not bad.
Ika-clarify ko nun, hindi masama ang TV. Hindi masama ang TV. Yung, it depends upon what we are watching. For example, actually, television is a great medium for ministry. Alam niyo ba yun? We have Hope Channel. Na maraming mga tao, there are so many people being baptized by watching those television shows. There are so many people who are watching these shows, and they are able to know who Jesus Christ is. So it's also a great medium for evangelism, for sharing the gospel. So it actually depends. For example, you are watching documentaries. You're watching National Geographic Channel. You're watching Animal Planet. Those are not theatrical entertainment television. So those are educational television. Maganda yun. So we are just talking about entertainment, yung movies, Hollywood movies, mga entertainment. So, questions pa? Kung wala na, ay mag-break muna tayo after 5 minutes, ay babalik yung gusto mong bumalik.